Yes, magandang araw. Nandito tayo ng kabayan sa may Pasig City. Itong nakikita niyong daanan, ito po yung C5. Yan, ang haba nitong C5. Hanggang doon na to sa may papasok ng SLEX Taguig. Southbound. Sa kabila naman, northbound. Okay, ngayon, papasalan natin yung pagkagayan ng Pasig City. Doon tayo ikot sa City Hall, tapos lalo na doon sa Carutso. Tapos, yan, papakita ko lang yung bagong itsura or update doon. Di ba yung huling update natin yung footbridge doon malapit sa likod ng City Hall, di ba? May ginagawa sila malapit doon sa palengke. Pero ayan, dito din magsisimula sa may ito. Kita niyo itong ilalim na to, ito na yung Ortigas Avenue. Yan, oh. Yan, sa kanan papuntang Manila. Sa kaliwa papuntang Taytay, Rizal na yan, Antipolo. Dito sa, ito pala yung kakabay, no? CCF to. Hindi, CCF. Diyan sa kanan, yan po yung Tiendecitas. Kaya dito tayo nagsimula para makikita ko itong view dito. Banda dyan. Lalo na pag mga pet lover. Meron na silang nagbibenta ng mga pure breed ng mga puppies yan. Pusa. Sa kabila nitong Tiendecitas, yung SM City. SM Center, Pasig. Yan. Yan, pwede ka rin pumasok dyan. No? Diba? Ito, malubak. Itong bandang doon ka ba? Yan, no? Itong second lane. Malubak dyan kasi puro mga truck dumadaan dyan. Tuwing gabi kasi bawal yung truck dumaan kahit saan. Dito lang, dyan lang sila, kita nyo, no? Dyan lang sila dadaan. Mga private naman dito. Yan, ang purpose nyo para hindi mag-traffic kasi gabi dito. Ang dami yung mga trucks dumadaan. Sigma nyo sila eh. Pupunta ng S-Lex, pupuntang northbound dito dumadaan. Yan eh, di ba makakadaan sa Skyway Stage 3 mga truck, diba? Dito, gabi. Sobrang traffic yan. Nakapila sila dito. Akala mo kung ano ginagawa nila eh. So, ito na yung maganda pala ng bike lane nila dito. May mga barriers. Sa ibang city naman, walang ganyan. May nakalagay lang na kinulay lang ng green. Ito po yung Mega World. Ayan, oh. Pasyal lang natin yung ngayon. Ito pala yung Rovia City. Dami po lang bang ako dito sa Pasig. Itong C5 kabay, maraming city sakop to. Ang diretso nito Taguig. So ito Pasig City ba? Parang yun sila. Ang ganda ng footbridge sila, oh. Bagong pintura. Kaya lang wala siyang ceiling. Ngayon lang pag maulan tapos mainit. Kaya may mga ganyan ka ba? Kita niyo yung barrier ng bike lane. Para hindi makapasok yung mga motor. Kasi nagkaroon kasi ng issue yun eh. Yung makapasok yung motor dyan. Tapos dyan sila dumadaan. Kaya maraming natikita dyan. Pero kasi pag traffic dito eh. Talagang kahit saan-saan na nagsulputan.
Bilip tayo doon kabahin na mapasok ng Pasig. Ito dito dahil sa service road. Pasig Boulevard niya yan, Slix. Makati, ito rin. BGC kasi, dyan ang kabahin nun, bandang left. Nagsiserving dito dati. Kung bili ko ba dito, hindi mo na nagtatraffic. Ayan, yung flyover na yan, yan yung pagpunta ng BGC doon sa may SLEX. Itong ilalim, meron din U-turn slot dito. Kung pupunta kayo ng Libis, babalik din. Ito dati itong kangway na clearing to. Ang dami kasi mga street dweller dito dati. Itong lalim ng flyover. Hindi na lang kasi tulugan. Bakit siya siyang gano'n? Ayun na, meron na. Baba, baba. Ayun na, may tao sa loob. Ayun na. Mga meron na. May bahay, kubol-kubol. Nakikita niyo ba? So Pasig Boulevard, ang ilalim na ito. Dito natin sa Pasig Boulevard. Itong tulay kabayan, di ba may tulay dyan, no? Sa ilalim yan, tawag dyan yung lake or river ba yan, nagkoconnect yan sa Laguna Lake pati sa Mangaan Floodway, kaya pag malakas ang ulan dito, lahat ng mga tubig na galing dito sa Pasig Boulevard exit papunta yan ng Laguna Lake tsaka dun sa Mangaan Floodway, no? Kaya pag tuloy-tuloy yung ulan dito, mabilis maapo yung tubig dun sa Mangaan Floodway. Kaliwa, Rosario. Diniretso natin, babalik ng Ortigas sa Abigail. So dito tayo, pupunta natin yung balik. Pinaka-make center ng Pasig. Ito na yung Antonio Avenue. Update natin dito, sabi lang, 1 month ago. Alam nyo, dun sa likod ng Pasig City Hall, nandun sa likod, yung palengke, no? Malapit na yung palengke dito sa City Hall. Kaya madalas kini-clearing yan, lalo na dun sa Caruncho Avenue. Diba? Ang dami kasi yung bed mo. Sinangan natin na mostly mga pangketa dito. Yung Caruncho kasi, napapalibot yung Pasig City Hall yan. Kaliwa, kanan, taas, baba, Caruncho.
Gimana itu mereka bilang belum main trip road street deh. Gimana dah? Ini baru di sini mana apa gitu. Yung mga ibang street dito guys, nakakonto eh. Kaya wala kong Dr. Batawan. Dr. Bilapil, Dr. 62. Ang dami nakapala na ako dito. Ito guys, simbahan to. Ano tawag ito? Immaculate Garden. Ano na simbahan dito? Immaculate Conception. Vintage, tingnan. Yung public market na dito na siya. Now, ito na yung papasok ng City Hall. Ang ganda ng mga footbridge dito. Bitan nyo ba yun? Haba, no? Tsaka yung sidewalk nila may barriers talaga. Kaya buunti lang may kita nyo na tao naglalakad sa kalsada. Next na yung footbridge. Kaya yung pupunta natin dali sa dulo. Taas ba yung baha dito? Comment down below ngayon kung bayan ano sa mga taga-Pasig. Hindi ko alam kung bumabaha ba dito. Ang alam ko, dito sa Manggahan Highway, yung mataas. Oh, yan. Ano kanyang tinginan lang kayo dyan, guys. Liko nyo lang yung mga mata niya. Dito yung Pasig City, wala. Diba? Diba mayor nyo dito? Si Mayor Vico Soto. Ganda. Yan yung F Manalo. So, dito kayo sa Caruncho. Ayan, ha? Ito na yung so, ito na yung footbridge kabayan, ha? So, may palengke niya natin, ha? Sa loob nitong Pasig City Hall, nandyan yung mga iba't ibang department, no? Ito na. Next din na yung footbridge. At kakabi ko lang pa kaliwa yung camera. Ayun, taos na pala. Yun ang bilis. Kailangan buwamba pag galing sa City Hall dire-diretso na sa pag dire-diretso ko ba yun papuntang ba ng pinagbuwatan ano tapos ng tapos yun ito mga jeep naman papuntang yun sa show yan ito yung revolver tower yan hindi pa natin na-vlog yan kailangan kasi natin ng contact din. Pero ngayon, itong Revolver Tower, pag gusto nyong events, meeting, birthday, umiikot yan. Meron din siyang footbridge dito na pupunik sa palengke. Kabila naman ito, parking area niya. Balik kayo sa Caruncho
Pasig City Mega Market. SM na lang kulang. So, ano ba to? Kakaliwa tayo dito. Yung bandang kanan kasi, barangay ko na yan, Santo Tomas. So, babalik kasi dito, pupunta pa natin yung Doctora Sixio. Bago silang ginagawa dito. Ang harap ng Pasig City. Doctor Sixio Avenue, yan pupunta natin nung guys ha. Sama lang kayo, naikutan natin yung ganun. City Hall. Sa bandang right side yan. Ito yung simbahan kanina. Kino nakakamiss dito guys? Sa kaliwa, papalit ng C5. Dito right, C Raimundo. Ayun, ayun oras ka ba yun, no? Itong malaking watch. Sakto yung oras, oh. Ano yun? 9:15. Ay, pareho sa oras natin. May wagang relo. Okay, tama natin. May dumana ako lang dyan. So, ito nasa 6-2 Antonio Avenue na tayo. Dami pa lang nagtitinda ng bandang bayan ng mga furniture. Kaya ano kaya meron dito. Ito pala kabayan, ito po yung Dr. Pilapil Rosing. So dito, ikot lang tayo isa pa para makikita natin yung kabilang side naman. Ito pala yung kan, Mabini Street, no? Dami palang establishment dito. Meron pong nagitang samgyup dun. Wow. Ano?
ano kaya itong kankabay, no? Dimasa lang. 1919 pa. Ano kaya itong matin ba dito? May nagkuhan dito, sikat dito eh. Ah, tindahan ng mga kuhan. Cake? Tinapay? Masarap to dun, ah. Malinis yung sidewalk nila, oh. Siguro hindi na nagdadaan na nag-clearing daw. Ito ka ba yun, no? U-turn tayo dito. May, dito sa may relo. Hindi na natin na relo kanina. Okay na, dito tayo galing kanina. For 6-2. Yan, pabalik na si Tiol yan, yung nakaharap sa camera. So, diretso na tayo pagundang Raymundo. So, ito guys, kinat ko lang yung video, no? Kasi galing na tayo dito kanina. So, bandang kanan, ito na yung si Raymundo. Ang ganda pala dito sa may gano. Ang mga 6-2 ay mabini. Ito pala one way yun sa kabila. So dito tayo sa si Raymundo na pala. Malabas ito. Doon na sa may konto, East Bank Road. Sa may Ortigas Ave niya. Nakaparallel ito sa Ortigas Ave. Si Raymundo. Si Raymundo Ave. Bago ito nga, bagong gas station, bagong gawa, Bulilit Petron Station. Yung mga Bulilit kasi, ibig sabihin yun guys, puro mga private sasakyan dumadaan, wala mga truck, mga pang commercial, malalaking size doon, maraming mga truck dumadaan sa papagas. Ay, meron ko palang bike din. Talagang in-encourage na mag-bike yung mga ano yun, no? Mga tao, kasi mabilis yan, walang traffic. Ngayon ko lang kung kailangan pa ng registration dito. Dun sa may Quezon City, kailangan kasi ng registration yung bike nyo. Mag-bike yan yung mga 100 plus na registration, lalagay nyo yung details ng bike, pangalan nyo. Yan lang.